Magandang buhay mga kabatingting, meron tayong gagawin dito na isang Vivo Y11. Ang problema nito ay meron siyang vertical lines. Kaya unang gagawin natin, itatry natin yung, ayan o, kita nyo, meron siyang mga guhit na malabo. Unang gagawin natin, ganito. Punta kayo sa Google Chrome, yan, search nyo yung OLED Saber, yan, ito, ayan, search nyo yan, tapos, libre yan, pre-download, i-download nyo lang siya, yan. Download nyo, tapos kapag na-download nyo siya, i-open nyo siya ron sa inyong cellphone at sundin nyo lang yung instruction. Ayan siya mga kabatingting, version 2. Ngayon minsan hindi siya ayaw siyang mag-download kapag hindi compatible dun sa unit. Pag mataas na yung unit ng cellphone, yung mga latest model ngayon, wala pa kasi siyang new update. Bali, mababa pa yung old con pa yung kanyang files. Ayan o. Open natin. Pagka-open nyo, ayan o. Open. I-install nyo siya. Ayan. Hintayin nyo installing. Pag na-install na, okay. Ayan o. Okay na siya. Hintayin nyo siya, tapos open nyo. Ayan. Ngayon, ayan ang ganyan ang lalabas. Ayan. Pindutin nyo lang yung, may mga tanong dyan eh. Mababasa nyo naman eh. Brightness, basic physical brightness. Bali, babawasan nyo. Yan, i-on nyo lang siya. Tapos next. Halos lahat, i-on nyo siya. Next ulit. Tapos yan. Next nyo. Yan. Next, 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 next nyo, ayan, open nyo na siya, ayan, how to use, diba, how to use sa kalagay, oh. I-on nyo siya, ayan, 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 tapos i-on nyo siya ulit dito, basta sundin nyo lang yung instruction. Tulad nito mga old version, eh, old version kasi siya eh. Tapos, pagka na-open nyo na siya. A few moments later. Ngayon mga kabatingting, kapag nasunod nyo na lahat yung mga instruction, ayan o, OLED Saber on, i-on nyo siya. Allow. Tapos, pag kinasa nyo siya, cancel nyo siya. Bali, ayan na siya, oh. Ayan. Okay na siya. Ito, pero ito mga kabutingting, papalitan na natin ito ng LCD, sabi ng may-ari. Kasi, itong gilid na to, yung may crack na to, nabagsak kasi siya, hindi na siya matouch, ito na lang. Kaya, pinakita ko lang yung kung paano paggamit ng OLED Saber, ayan, oh. Naka-install na siya. Nawala na yung horizontal line niya, di ba? Nawala na siya. Ayan o. Okay na siya. Pagka ini-off nyo yung OLED Saber, ang mangyayari, babalik siya dun sa
kanyang kulay. Ang brightness nyo, hanggang 55 lang, mga kabuting-ting ngayon, pinakamataas. Bawasan nyo siya. Ganun ang gawin nyo. Sundin nyo lang yung instruction na para magamit nyo siya ng maayos. Kaya para ayan o. Ayan o. Binawasan ko ng brightness para makita nyo mabuti. Ayan o. Wala na, nawala na yung mga horizontal niya, di ba? Off mo. Ngayon mga kabuting ting, may pagkakataon niya, halimbawa na off na yung cellphone natin, ganyan, di ba? Hindi natin ginagamit. Pagka isinindi ulit natin siyang ganyan, ayan o, kita niyo may mga guhit siya. Ibig sabihin, nag-off yung ating OLED saver. Ibaba niyo lang na ganyan, ayan o, dito, pindutin niyo siya. I-on nyo lang ulit. Ibig sabihin, nag-off siya. Minsan kasi, may posibilidad na nag-automatic off siya. Ayan o. Pero minsan naman, 12 seconds later. Kapag sinindi nyo siya, halimbawa ganyan, oh, wala siya, di ba? Malinis siya, oh. Pero hindi lahat ng cellphone, lalo na yung mga matataas na unit na ngayon, mga 2020 model pataas. Sa pagkakaalam ko, wala pa siyang latest version kasi eh. Pero dun sa mga Oppo, Vivo na mga 2019 pababa, kaya siyang tanggalin ng OLED saver. Wala ito mga kabuting-ting sa Play Store. Tinanggal siya. Sa kon lang, sa Google Chrome. Dun lang kayo makakapag-download. Kaya yun ang payo ko sa inyo. Kung basta natatouch yung inyong unit at nagkaroon siya ng horizontal or vertical o kaya nagbi-blinking yung ganito, papakita ko ito, ibang unit to, ayan o, ibang unit to, pero ang problema niya ay blinking, ayan o, nakikita niya nagaganyan tulad nito, ang sinasabi ko mataas yung version niya, ito ay Technopoba, ang taas na nung unit na to. Ang dami kong itinray na OLED saver, hindi niya ina-accept. Kaya, pagka ganito, ang gagawin nyo, magpapalit na kayo ng LCD totally. Kaya, yun ang isang payo ko na gagawin. Pero pagka yung mga unit nyo, yung mga Y, mga C3, Y11, pwede nyo nang gamitan ng OLED yun. Okay yan. Kaya, sana nasubaybayan nyo mga kabuting-ting. Post mo. Kung nagustuhan mo yung video na itinuro ko, video tutorial na itinuro ko mga kabuting-ting, mag-iwan naman kayo ng mensahe. Please comment, like na rin, at lalo na please subscribe sa aking YouTube channel para sa suporta mga kabuting-ting. Maraming salamat sa inyo.